Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, tayo pinadala ko na po sa pinakamalagang bahagi ng programa po ng ating pong mahal na Panginoon sa pag-aral ng balasalita ng ating dakilang Diyos. Ihanda na po ating mga Biblia at ang ating mga puso sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. At ibinibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Ramil. Nagpapabot din po ko mga minamahal ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahalang Panginoon. Sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa labas po ng ating bansa, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat. Maligayang pakikinig at panonood po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahalang Panginoon. Nagpapabot din po kong dobleng pag-alang sa aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, our beloved pastor na ginamit ng Diyos para makakilala tayo sa buong katotohanan. At gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly po, mami naman, manalangin po muna tayo pang maabot ng Diyos ang iyong mga pangailangan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakilat na pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapang nunumingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, naisip, nagawa, nabanggit ng aming mga labi. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Minsan pa, kami po'y dumadalangin na langisan mo po ang bawat isa sa amin. Langisan mo po yung mga salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. Magimala po kayo sa kanila. Ikaw lamang po ang tanging inaasahan nila sapagkat ikaw lamang po ang makapangyariang makagagawa ng mga bagay na kanilang iniling sa iyo, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamahal pang umamin na mahal. Buksan muna natin ating pambungad na talata. Lucas 21, talatang 25 hanggang 28 at itataas natin ang talatang 22. Dito po sa aklat ng Lucas 20, kapitulo 21, talata 25 hanggang 28 at itaas natin ang 22. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magagayoy makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. 28. Datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Taas sa 22. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. What are we to do in these stressful times? Ano po ang dapat po natin gawin dito sa mga panahong nakababahalang panahon? Mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, dapat alam po natin kung paano tayo mag-react, paano tayo, mga minamahal, kikilos sa ganitong panahon ang tinatawag na stressful time. Panahon na tayo po, mga minamahal, ay nakakabahalang panahon, mga minamahal. Alam nyo, sabi ng banal na kaslatan, bago dumating ang sabi pagparito ng ating pinakamamahal Panginoon, sinabi ng talata, mga minamahal, bago dumating ang pagparito ng anak ng tao, mga minamahal, at may dakilang kapangyarihan at dakilang kalulatian, sabi ng Biblia, ay magkakaroon, mga minamahal, ng mga dilubyo. Magkakaroon, mga minamahal, ng mga kalamidad. Sabi, malalakas na lindol. At sabi, magkakaroon ng mga tidal wave. Ha?
Ang sabi rito, maminamal magkakaroon ng kasalatan, kahirapan sa buong bansa, sa buong mundo. At ang sabi, matitilian dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ito po yung mga malalakas na tidal wave. Maaring bunga ito ng malakas na lindol. Magkakaroon ng mga dilubyo, mga sabi, malakas na daluyong. Ito po yung tsunami. Sabi sa tawag, ang nakakaalaman na marami. At ang sabi ng banal na kaslatan, maminamahal, ito pong mga bagay nito, sabi sa verse 22 ng Lucas 21:22, sapagat ito ang araw ng pag-iiganti upang maganap ang lahat ng bagay na nangasusulat. Bakit, maminamahal, kinakailangan maganap ang mga bagay na ito bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon? Yung mga stressful times. Bakit kinakailangan maganap ito, mga minamahal? Yung mga, sabi, dilubyo, kagutuman. At sabi pa nga, mga minamahal, ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot. Manlulupaypay sila, mga minamahal, talagang manlalata sila. Mauubusan sila ng lakas dahil sa nakakatakot na nangyayari sa mundo. Sabi ng Biblia, sapagkat ito'y araw ng pag-iiganti. Araw ng pag-iiganti. Sabi, sapagkat ito ang araw ng pag-iiganti upang maganap ang lahat ng bagay na nasusulat. Pero sa talatang 28, maminamal, ito naman ay para sa mga mananampalataya. Dapat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo, itaas nyo ang iyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Para sa mga mananampalataya, hindi naman po ito pag-iiganti. Ito'y, mga minamal, ito po'y katunayan. Ito po, mga minamahal, ay pag-asa na ito po ay kukunin na ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Sabi, itingalan nyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos nyo. Ibig sabihin, ito po ay tanda na kayo ay, ang mga mananampalataya ay kukunin na ng ating mahal na Panginoon, dadalhin sa langit. Kaya nga sabi ng banal na kaslatan, mga minamahal, ito po ay araw ng pag-iiganti. Ito po'y pag-iiganti, maminamahal, sa pagpili ng tao sa kasamaan kaysa sa kabutihan. Ha? Maraming tao ngayon, maminamahal, mas gusto pong gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Ito po'y pag-iiganti sa mga taong nakalimot na sa Diyos. Ang mga tao ngayon, maminamahal, talagang kahit nakikita nila yung mga tanda ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, wala pa rin sa isip nila yung maganda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ha? Mas pinagandaan pa nga nila, mga minamahal, yung virus. Talagang gagastos sila ng billion dollars para pagandaan ng virus, mga minamahal. Naghahanda sila ng mga mamahaling ineksyon, yung vaccine. Kasi pinagandaan nila yung virus. Pero yung nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung talagang napakablapit na, mga minamahal, nagkikipit balikat lang sila. Maraming nagbabaliwala, mas abala sila sa paghahanda sa mga darating pa na virus. Kapag tapos ng COVID-19, mayroon pang tinatawag na ngayon may bagong dumating, Delta variant, at mayroon pang lambda. Ha? Mga minamahal, pero pagpatungkol sa mahal na Panginoon, wala silang pakialam. Kaya nga, ito po, mga minamahal, araw ng pag-iganti sa mga taong walang panahon sa Diyos. Ito po'y araw ng pag-iganti sa mga taong mas piniling paglingkuran ang mga grievant images kaysa paglingkuran ang Diyos na nasa langit. Kasi nga, doon nga naman sa paglilingkod sa mga grievant images, walang bawal. Pwedeng ikasal ang tinatawag na same sex. Pwedeng ikasal yung parehong kasalian. Sa pagsamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, pwedeng ikasal ang parehong babae. Pwedeng ikasal ang parehong lalaki. Walang bawal, mga minamahal. Pwede kang at the same time mag-asawa ka ng number 1, may asawa kang number 1, may asawa kang number 2, may asawa kang number 3. Hindi bawal yung pagkatapos mong magsimba, makipag-inuman ka, makipagbasag ulo ka. Hindi bawal 'yun. Kaya 'yun ang gusto ng mga taong mas gustong maglingkod sa ribulto, sa Diyos-Diyosan, kaysa sa tunay na Diyos. Kasi sa tunay nga na Diyos, mga minamahal, kinakailangan talagang going straight. Eh, dahil sabi ng Biblia, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karian ng Diyos. Sa pagsamba sa tunay na Diyos, hindi pwedeng pagsamahin yung
pagsamba sa Diyos at ang tayo po'y gumagawa ng kalikuan. Sabi kong idadagdag nga natin ito sa unang Korinto sa 9-10. Sabi rito, mga minamahal, wag kayong padaya. Ha? Ang mga liko ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sa paglilingkod sa tunay na Diyos, hindi pwede yung kasalanan at the same time naglilingkod ka sa Diyos. Sabi rito sa unang Korinto 6:9-10, kaya hindi pakibasa. Dito po sa unang mga taga-Korinto, chapter 6:9-10. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga manamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalanya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, Jis, ni ang mga magdanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Tignan niyo, mga minamahal. Kaya nga, ito'y araw ng pagiganti sa mga taong mas pinili ang kalikuan kaysa sa katwiran. Mga tao po, maminamahal, na mas pinili ang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan kaysa paglingkuran ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ito'y araw ng pagiganti, mga minamahal, sa mga taong ayaw pakinggan ang salita ng Diyos at ayaw paniwalaan ang mga banal na salita ng Diyos. Kaya nga tayo, mga mananampalataya, mga minamahal, what are we to do in these stressful times? Sa ating mga mananampalataya naman, ano ang ating dapat gawin habang tayo po, mga minamahal, ay nasa ganitong sitwasyon na nakikita po natin talagang ang mga tao po ay nasa stressful time. Sabi, manlulupay-pay ang mga tao dahil sa takot sa mga magaganap. Ngayon, mga minamahal, yung mga bulkan ngayon na dating nananahimik ay nakikita po, mga minamahal, na meron pong nagiging aktibo. Mayroon po mga signs na maaring pumuto kahit anumang oras. Yung bulkang Taal, itong bulkang Mayon. At ang nakakatakot pa, baka tayo po biglang magulantang na lang sa tinatawag na Big One. Ay, yung laging sinasabi, mga minamahal, ng mga volcanologists, anong P-books, na anytime, huwag tayong magkampante, huwag tayong magpaisi-isi, laging maging handa. Kasi nung medyo hindi na lumilindol, maminamahal, na nahinto na yung tinatawag nilang earthquake drill. Dati araw-araw may earthquake drill. Pero ngayon mukhang wala nang ganong lindol, kaya akala nila hindi na mangyayari. May lamat na po ang ilalim ng lupa, kaya hindi pwedeng hindi mangyari yan. Kaya nga, nandito tayo sa stressful times. Kailangan natin, alam natin ang ating gagawin sa panahong ito. Ano ba ang dapat natin gawin, mga minamahal? Una-una, sinabi ng Banal na Kasulatan dito sa Mateo 24, talatang 44. Maganda tayo. Sabi rito, basahin muna natin sa tayong mga mananampalataya. Dito po sa aklat ng Mateo 44 po. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Amen. Kailangan natin maganda sapagkat ang langit po, mga minamahal, ito po'y para sa mga taong nakahanda, sa mga taong naganda. Sinabi ng John chapter 14 verse 1 up to 3, sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang langit po ay inihanda ng Diyos sa mga taong nakahanda. Yung mga taong ibinigay nila ang kanilang buhay sa Diyos bilang paghahanda. Yung mga taong nagsuko ng buhay nila sa mahal na Panginoon bilang paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng John chapter 14 verse 1 up to 3, huwag kayong magulimianan. Huwag magulimianan ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming mga mansyon. Maraming mansyon. In my father's house are many mansions. Sa Tagalog kasi tahanan lang ang binanggit, pero sa English, mansyon. In my father's house are many mansions. Ibig sabihin, hindi karaniwang bahay. Ito po'y mansyon, mga minamahal. Ito'y para lamang sa mga, dito sa mundo, para lamang ito sa mga bilyonaryo. Pero sa mga mananampalataya,
Ito po yung tahanang inihanda sa atin ng ating mahal na Panginoon. In my Father's house are many mansions. Yes. Maraming malalaking tahanan. Ano sabi, ako'y pupunta roon upang ipaganda ko kayo. Ha? Upang ipaganda ko kayo ng tahanan. Sabi, ako'y aakit sa langit upang ipaganda ko kayo ng tahanan. At kapag ito'y naianda na, ha? Kapag ito'y naianda na, ako'y muling paparito. Babalik muli ang ating mahal na Panginoon na, kung, sabi, kung saan ako naroon, kayo din naman ay doroon. Ang layunin ng kanyang pagparito, sabi, kung saan naroon ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang Diyos na pinaglagakan natin ng pananampalataya, ay doon rin po tayo doroon sa piling ng Diyos sa langit. Hmm? Kaya nga, maminamahal, ang dapat nating gawin dito habang tayo po, maminamahal, ay nakararanas ng stressful times, maganda po tayo. Maganda. Sinabi ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, we are to read the signs of the times. Kailangan marunong tayong tumingin. Marunong tayong bumasa ng mga nagaganap sa paligid natin at ibase natin sa nakasulat sa Biblia. Sinabi rito sa Mateo 24, talatang 3 hanggang 7 at itatalo natin mamaya sa verse 36 hanggang 39. Mababasa po natin ang mga talata. Ito po'y signs of Jesus coming. Sabi ng Biblia, dapat matuto tayong bumasa ng mga nagaganap sa paligid natin at itugma natin sa salita ng Diyos. We are to read the signs of the times. Basahin natin. Dito po sa Mateo 24, 3 hanggang 7. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo at nagsilapig sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 36. Dito po sa aklat ng Mateo 24, talatang 36 hanggang 39. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano mga araw ni Noe, ngayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila'y tinangay na lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kaslatan. Dapat, mga minamahal, ang dapat po natin gawin, we are to read the signs of the times. Dapat matuto tayong kumilala ng mga nagaganap sa paligid natin. Matuto tayong umalam. Ano ba, bakit nangyayari ito? Bakit naging abnormal na ang takbo ng mundo? Bakit napakalalakas na ng bagyo? Bakit napakarami ng mga kaguluhan sa iba't ibang bansa? Bakit mayroong taga-Davao na nagpapakilalang siya si Kristo? Dapat magtaka na tayo sa ganun. Dati wala namang ganyan na. Yung taong yan, dati nangangaral lang ng ebanghelyo yan na bilang mga ngaral. Ngayon, naiba na ang takbo ng isip. Siya na ngayon si Kristo. Na kinakailangan magparehistro kayo sa kanya para makarating sa langit. Dati wala namang ganyang mga tao, pero makikita nyo, mga minamahal, sabi ng Biblia, sabi, mag-ingat kayo. Ha? Sabi, bago dumating ang pagunaw at ang pagparito ng ating pinakamamahal Panginoon, sinabi rito, mga minamahal, marami magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ang nakalulungkot po, mga minamahal, hindi namang mga ordinaryong taong naluloko. May mga pinag-aralan, mga edukado. Talagang may mga sinasabi sa buhay. Bakit ganun? Bakit? Sapagkat yan po, mga minamahal, ay signs
of the end times. Sinabi ng Biblia, madadaya niya ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, dadayain ka ng magpapakilalang Kristo. Ha? Sabi, magkakaroon ng mga digmaan, alingaungaw ng digmaan. Ha? Ngunit, huwag kayo magulumiyanan sapagkat kinakailangan mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Lilindol sa iba't ibang dako. Magtitindig ang bansa laban sa bansa. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, magkakaroon, there shall be famines and pestilences. Magkakaroon ng kagutuman at magkakaroon ng mga epidemya. Bakit nangyari yan? Ha? Dati, mga minamahal, ang epidemya, dumadaan lang ng ilang panahon. Ha? Isang buwan lang, katulad ng SARS, meningococcemia, kung ano-ano pang mga virus ang dumating, mami na malbuwan lang yan, pagkatapos yan, nakalimutan na. Pero itong epidemyang ito, mami na mahal, talagang ginawa, parang computer na yung buong mundo. Bakit? Iba-iba yung virus. Pagkatapos, mami na mahal ng isang virus, COVID-19, meron na naman na upgrade na virus, ginawa ng computer, yung mundo natin. Iba-ibang mga virus ang dumarating. Mula nung itong si Bill Gates ay nag-retire bilang CEO ng Microsoft. Lumipat naman gumawa naman siya ng virus para sa mga tao. Kasi hindi na nakontento sa bilyon-bilyong pera na nakuha sa Microsoft dahil sa paggawa ng virus sa computer. Tao naman ang binibigyan niya ng virus para lalo siyang yumaman ng yumaman. Pero sabi ng Biblia, hindi niya madadala ang kanyang kayamanan. Yes. Ha? Kaya nga tayong mga mananampalataya, lalo na mga minamahal nakikinig sa banal na gawaing ito, sabi ng Biblia sa Mateo, Kapitulo 10, talatang 28, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, kundi ang katakutan niyo ang pumapatay ng katawan at kayang itapon tayo sa impyerno. Kasi nung sinabing may darating na COVID-19, talagang nagkandaraha pa ang tao. Pagbili ng face mask, nagkaroon pa nga ng panic buying. Talagang naubos ang alcohol, naubos mga minamahal ang mga tinatawag na face mask, yung face shield, talagang nagkandara pa ang mga tao sa paghahanda sa COVID-19. Tapos pagkatapos nito mga minamahal, ito namang Delta variant, nagkandara pa naman ang tao sa pagpapainiksyon. Kahit hindi pa nga tapos, maminamahal na napag-aralan, 9 months pa lang, pinagtuturok na kaysa sobrang takot ng tao, maminamahal sa tinatawag na virus. Kahit 9 months pa lang na pinag-aaralan, sinusuri ng dalubasa, ang ineksyon na yan, talaga pinagtuturok na sa tao dahil sa takot. Ngayon, meron na namang lambda kung tawagin. Ano na naman kaya ang gagawin? Ayon sa isang doktor sa Amerika, si Dr. Pusi, maglalagay ka naman ng ventilador sa ulo. Yun naman ang mabibili ngayon. Yun na naman ang pangkontra dun sa lambda. Maglalagay ka ng ventilador sa ulo para kang galing sa mental hospital. Yes. Talaga magkakaroon na naman ng panic buying yan. Tapos sa susunod, baka air condition na ang gagawin dyan. Habang naglalakad ka, may buhat-buhat kang baterya, nandun ka sa loob ng salamin, air condition, para hindi ka magkaroon ng virus. Ganun. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi dapat katakutan yan. Yes. Ang katakutan natin, mga minamahal, ay yung Diyos na kayang pumatay ng katawan at itapon ng kaluluwa mo sa impyerno. Sabi rito sa Mateo 10, talatang 28. Dito po sa Mateo 10, talatang 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Nakapagtataka ang tao ngayon, napakarami namang mga edukado. Hindi naman sila mga minamahal karaniwang tao. Talagang meron naman silang maayos na pag-iisip. Bakit? Bakit kung alin yung mga bagay na hindi naman dapat katakutan? Doon sila natataranta, doon sila naghahanda. Ha? Pinaghahanda nila ng puspusan, mga minamahal. Kaya nga, sa sobrang pagmamadali sa paghahanda, hindi na napag-aralan. Dapat yan, ini-experiment muna sa rabbit, sa hayop, o sa baboy, kung sa noong unang panahon, mga minamahal, yung mga unang mga vaccine na para sa mga
sa polio, sa tigdas, o anumang mga baksin na na-invento maminamal ng mga matatalinong mga dalubhasang doktor, yan ay sa loob ng 3 taon, pinag-aaralan nila sa mga rabbit, sa unggoy, bago nila itinutusok sa tao. Kasi nga, mas malaga ang buhay ng tao kaysa buhay ng hayop. Kung mamatay ang hayop, walang kaluluwa yan. Lutuin mo na lang yan. Pwede mo pang iulam. Pero ang tao may kaluluwa yan. Yes. Sabi ng Biblia, maminamal, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ha? Hindi kayang patayin ang iyong kaluluwa. Hindi dapat katakutan ng virus. Ang katakutan natin, mga minamal, yung pagparito ng ating malapanong kapag hindi ka nakahanda. Sapagat kapag hindi ka nakahanda sa pagparito ng ating malapanong, sabi ito'y araw ng paghihiganti. Araw ng paghihiganti. Ha? Malalaman nyo sa banal na kasulatan, mga minamal, magkakaroon ng malakas na lindol. Magkakaroon, mga minamal, sugat ang mga tao, bunga ng virus, o bunga ng antivirus, bunga yan ng baksin na hindi pinag-aralan, mga minamahal, bago itinurok sa tao. Sabi ng Revelation chapter 16 verse 1 and verse 2, magkakaroon ng sugat ang mga tao, mga minamahal, dahil sa hindi sinuri, hindi pinag-aralan kung ano ang magiging epekto nito, mga minamahal, sa tao. Mayroon pang tinatawag na first dose, second dose, third dose, hanggang fourth dose. Hindi mo alam kung ano magiging epekto niya kasi nga hindi naman talaga lubos ang pinag-aralan. Ha? Sabi rito, ito magiging epekto pagdating ng araw. Maminamahal, basahin natin ng Revelation 16 verse 1 and verse 2. Dito po sa ulat ng Apokalipsis 16, talatang 1 at 2. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario na nagsasabi sa 7 anghel, humayo ka at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng agalitan ng Diyos sa lupa. 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. Amen. Amen. Magkaroon sila ng sugat. Kaya nga yan ang magiging epekto niyan. Kakalat yan, magiging lason sa katawan natin kasi ginawa na tayong computer. Ha? Ang computer, maminamahal, habang ina-upgrade, maminamahal, yung virus, ina-upgrade din yung antivirus, kailangan pasaka muli ng another antivirus. Ha? Diyan yumaman ito pong si Bill Gates, maminamahal, kagagawa ng virus. Gawa siya ng gawa ng virus, bibigyan niya ng virus yung computer, tayo naman na gumagamit ng computer dahil in demand, kailangan natin, bibili tayo ng antivirus. Kasi napakalaga ng ating computer, napakamahal ng ating computer, ayaw nating masira. Bibili tayo ng antivirus, bigla na namang i-upgrade niya yung virus, maglalagay na naman siya ng another virus, bili na naman tayo, kaya umaman siya. Kahit ibenta niya na lang ng $1 yan, sa dami ng tao sa buong mundo, billion talagang, sa isang araw, billion ang kinikita niya isang araw. Kaya naging billionaire yan. Ngayon, tao naman ang pinag-aaralan niya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, we must to read the signs of the times. Dapat malaman natin, ito'y ebidensya, ito'y patunay ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Yan ay tanda. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, marunong tayong kumilala ng panahon. Bakit hindi tayo marunong kumilala ng mga nagaganap sa paligid natin? Sabi ng Mateo 16, talatang 2-3, meron tayong mga pagkilala, nalalaman natin ang mga panahon, meron tayong tinatawag na P-books. May P-books tayo. Alam natin, mga minamahal, pag umuga yung lupa at medyo iba na yung kulay ng magma dun sa bulkan, alam natin kung kailan sasabog ang bulkan, alam natin kung kailan magkakalindol. Meron tayong pag-aaral sa pamagitan ng tinatawag po, mga minamahal, na P-books. Meron tayong pag-asa. Pag nakita natin makulimlim ang panahon, nakikita natin, mga minamahal, na talagang hindi maganda ang paligid, meron tayong pag-asa na nagsasabi, mga minamahal, mga taga-weather bureau, na merong darating na malakas na bagyo. Meron tayong pagkilala sa mga nagaganap sa paligid. Pero bakit hindi natin alam? At hindi natin inaalam ang dahilan bakit nagaganap ang mga bagay na ito sa paligid natin.
Sabi nito Mateo 16, talatang 2 hanggang 3, we must read the signs of the times. Basahin natin. Dito po sa Mateo 16, 2 at 3. Datapwat siya'y sumagot sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, naiuunos, sapagkat mapula at makulimlim ang langit, kayo'y marunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo nakakilala ang mga tanda ng mga panahon. Amen. Marunong kayo kumilala ng mga tanda sa langit. Ngunit sabi, ngunit hindi nyo nakikilala ang mga tanda ng panahon. Dapat kinakailangan natin alamin ang panahon. Dahil sabi ng Mateo 24, talatang 36, walang nakakaalam ng pagparito ng malapang na at ang pagunaw ng mundo, mga minamahal, kahit si Kristo bilang tao. Ni ang anghel man, kundi ang Ama lamang. Pero naglagay siya ng mga tanda. Nagbigay ng mga tanda ang malapang na para malaman natin, mga minamahal. Kaya nga, ang kinakailangan natin gawin, what are we to do in these stressful times? We must to read the signs of the times. Kailangan malaman natin ang mga signs ng second coming upang tayo po'y makapagganda. At pangalawang dapat natin gawin, mga minamahal, we must redeem these simple times. Mga minamahal, sabi, sunggaban natin yung masamang panahon ito, sunggaban natin yung pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti. We must to redeem these sinful times. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16 up to 17, basahin natin ang talata. Dito po sa aklat ng Epeso 5, talata po yung 16. Hanggang 17. Hanggang 17. Sabi dito na inyo samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Samantalahin natin ang panahon. Ganitong masama na, mga minamahal, ang panahon. Samantalahin natin ang pagkakataon. Gayong ang panahon ay masama. We must to redeem. This is sinful times. Ang magagawa natin habang nagaganap ang mga masamang bagay nito, sunggaban natin makagawa ng mabuti. Ito lamang po, mga minamahal, ang pinakamalaking, pinakamagandang paraan upang maging handa tayo sa pagharap sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 12, mga minamahal, na wala ng pinakamahalagang bagay habang siya'y nabubuhay, kundi gumawa siya ng mabuti. Ang basahin natin, at sa basahin natin ang 1 Peter 3, verse 8 up to 12. Basahin natin muna Ecclesiastes 3, 12 at 1 Pedro 3, 8 hanggang 12. Dito po sa Ecclesiastes 3, talata po 12. Nalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Dito po sa aklat ng unang Pedro 3, ang talata po 8 hanggang 12. Katapus-tapusan kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa mga magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mga gumana ng pagpapala. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay mapagpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama. Na gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Amen. Ito po, mga minamahal, ang pinaka-importanting dapat nating gawin. We must to redeem this sinful time. Samantalahin natin yung pagkakataon na makagawa ng mabuti. Sabi rito, mga minamahal, katapus-tapusan, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin. Mag-ibigang tulad ng magkakapatid, mga mahabagi, mapakumbaba ang isip.
Huwag niyong gantian ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Sapagkat dahil dito'y kayo'y tinawag upang magmana ng pagpapala. Ang sabi ng talatang 10, ang nagnais umibig ng buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. Ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya. At ang sabi ng 11, tumalikod siya sa masama, gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at sundan ito. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa matuwid at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang muka ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Sunggaban natin ang masamang ito, masamang panahon ito sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ng tao sa lahat ng bagay na mabuti, kundi ang una-unang maglingkod siya sa Diyos. Yan ang pinakadakilang bagay na magagawa niyang mabuti. Ito po ang pinakamabuti na magagawa ng tao, ang maglingkod sa Diyos, sapagkat hindi siya makagagawa ng mabuti, mga minamahal, hagang wala sa kanya ang mahal na Panginoon Diyos. Habang hindi siya naglilingkod sa Diyos. Kung maglingkod ka man sa Diyos, kung makagawa ka man ng mabuti pero hindi ka naglilingkod sa Diyos, useless po yan. Yan po'y unprofitable, sabi ng Isaiah 57 verse 12. Unprofitable yung ginagawa nating mabuti. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, sabi diyan, basahan lang sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng Roma Kapitulo 10, talatang 3, ito'y katwiran na hindi napapasaklaw sa katwiran ng Diyos. Kaya ang unang dapat magagawa ng mabuti ng tao ay isuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Maglingkod siya sa mahal na Panginoon. Sunggaban niya yung pagkakataong ito, yung masamang panahon na ito, sunggaban niya sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti na magagawa ng tao, kundi isuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. At ang pangatlo, mga minamahal, na magagawa natin habang nakikita natin, mga minamahal, ang mga panahon ito, sabi ng Banal na Kaslatan, we must to redeem the... Sabi rito, mga minamahal, kinakailangan nating samantalaing ipangaral ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. We must concern to others in these sinful times. Kailangan maging concern tayo sa kaligtasan din ng iba. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Sinabi ng Banal na Kaslatan, agawin natin sa apoy ang mga taong hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon sapagkat sila ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy. Jude 1:23, basahin po natin at mamaya mababasahin din po natin, mga minamahalang, Marcos Kapitulo 16, talatang 15 hanggang 16 at Psalms 107 verse 19 up to 20. Basahin natin mga huling mga talata. Dito po sa Judas 1, talata po 23, at ang iba inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na dungisan ng laman. Dito po sa aklat ng Marcos 16, ang talata po ay 15 hanggang 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyahon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 16, ang sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Amen. Kaya nga, maminamal, sabi ng Banal ng Salatan, ito po ang pinaka napakalagan dapat gawin natin bilang mga mana ng palataya. We must have concern to others in the signs of the last days. Magkaroon tayo ng malasakit. Sabi kayo, ang mga taong nakaatang sa apoy ay agawin nyo sa apoy. Ipangaral nyo ang Ebanghelyo, mga minamahal. Sinabi ng Banal na Kaslatan, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Mga minamahal, ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa Ebanghelyo, hindi sa reliyon. Kahit magkaroon ng 1,000 reliyon ang tao, mga minamahal, ni isang guhit ng kaligtasan, hindi niya matatanggap, mga minamahal, sapagkat ang kaligtasan ay nasa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang sinabi ng Marcos 1:15, ang panahon ay malapit na, ang pagunaw ay malapit na, kaya kayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang ipangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos.
sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Ang kaligtasan ng tao ay nasa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya sabi dito sa huling talata, maminamahal, ang tao pag dumaing siya sa Diyos, isinusugo niya muna ang kanyang salita sapagkat mas concern ang Diyos sa kaligtasan ng tao kaysa sa mga malilit lang na bagay na pangangailangan niya. Kaya nga, isinusugo niya muna ang kanyang salita upang iligtas sila at pagalingin sila sa kanilang mga taglay na karamdaman. Basahin natin huling talata. Psalms 107 verse 19 up to 20. Dito po sa mga awit 107, 19 at 20. Na magkagay, nagsideing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Amen. Tignan niyo, maminamahal. Kapag ang tao ay dadaing sa Diyos, may karamdaman, may problema, may pangangailangan pinansyal, meron siyang mga matitinding problema. Ang sagot ng Diyos, sinusugo niya ang kanyang salita. Bakit? Kasi mas concern ng Diyos sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. At ang salita ng Diyos, ang tanging makapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Isinusugo niya ang kanyang salita upang iligtas sila. At sila'y pagalingin sa kanilang mga taglay na karamdaman. Kapag natanggap niyo ang salita ng Diyos, mga minamahal, lahat ng pangangailangan niyo sa ating mahal na Panginoon, maipagkakaloob niya na kapag sumampalataya kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, buksan niyo po yung mga puso. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Gawa 3:19, kaya nga't kayo magsisi at magsipanumbalik upang mga pawi ang inyong mga kasalanan at kung magkagayoy, magsidating sa inyo ang kaginawahan na nagmumula sa Diyos. Sabi ng mga Gawa 3:19. Kaya sa gabing ito, abang napapakinggan natin awiting I Give You Jesus, sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Tanggapin yung malapang noon bilang sariling tagapagligtas. Sumabay po kayo, mga minamahal. Gayahin niyo po ang aking sasabihin. Sabihin niyo po mga tagang ito. Dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Malapangin noon, wala po akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Ikaw lamang po ang aming pag-asa sa panahong ito, malapangin noon. Kaya sa gabing ito, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Tinatanggap ka namin bilang aming tagapagligtas. Diyos at Hari ng aming buhay, patawarin mo po kami. Iligtas mo kami sa ampun ng aming mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen.